positioning. Ngayon, yan lang yung mga kitang-kita natin ng placement. Pero sa buhay, meron din mga placement na delikado. So, di namin naman naliligaw sa'yo. Ang papakasalan mo pa, halimbawa, yung wanted. Pati pag nagbarilan, eh, talaga maladalas ang tama-tama-tama ang kanyan. Ang magugustuhan mo, yung tamad. Hindi pa may naghirap, kasama ka doon. Saan ka lumalagay? May nag-aaway-away, kanino ka kumakampi? Dapat nga, hindi ka sumali. Pero kung kakampi ka pa doon sa obvious na matatalo, hindi talo ka. Kaya mga bayani, di ba namamatay? Na magiging bayani lang naman sila one generation later eh. Pero during their time, namamatay sila kasi ang kakampi nila na cause, yung mahina. Well, walang bumibigil sa inyo kung sino maging bayani. Pero tiyakin nyo lang na kung kakampi kayo sa isang cause na anti those who are powerful, get ready to get hurt. Because you are positioning yourself. Nahuhulog ang loob mo sa lalaking may asawa. Anong buhay ang binubuo mo para sa sarili mo later kung talaga nagkahulog-hulog na di mo na madampot ang loob mong nalaglak? Anong buhay ang magiging buhay mo? Nasa pagpupwesto mo yan eh. Tapos dasal ka ng dasal sa Diyos na hanguin ka sa hirap eh, ikaw ang lumagay dyan. Kaya mahalaga mga kapatid, tinitingnan natin, what do we attract? Some people attract rudeness, bad behavior. Halimbawa, yung mga wise men na dumalaw sa Panginoon nung siya'y pinanganak, nag-courtesy call mo na kay Herod, they were courteous to him, but Herod attracted rudeness on the part of the wise men. Matthew 2:7-8 and 12. Herod secretly called in the wise men and asked them when they had seen the star. He told them, go to Bethlehem and search carefully for the child. As soon as you find him, let me know. I want to go and worship him too. Siyempre, buwala yun. Gusto niyang patayin yung bata. Later, they were warned in a dream not to return to Herod and they went back home by another road. So itong mandaraya na to na si Herod, o anong nga pala niya, nasnap siya, hindi siya binalikan, hindi na nag-courtesy huli sa kanya yung mga tao, umalis na lang ng palihim. Kasi, his behavior attracted that kind of evasive reaction. There are some people who attract exploitation and abuse. Sa pagpupwesto mo lang sa iyong buhay, sa pakikito mo sa kapwa, isa't inilalagay mo sa sarili mo na pwede kang maabuso, pwede kang blackmail, pwede kang mapagsamantalahan. Halimbawa, si Sarai, wife ni Abraham, hindi sila magkaanak. So naisip niya, sabihin sa asawa niyang lalaking si Abraham, anak ka niyong katulong nila na si Hagar. Hindi ka magkaanak. Tapos isusuong mo yung isang babaeng katulog mo para anak ka ng asawa mo. Pag nagkaanak yun, anong palagay mo magiging lugar mo? At yun nga ang nangyari, Genesis 16:1-4. Abram's wife Sarai had not been able to have any children. But she owned a young Egyptian slave woman named Hagar. And Sarai said to Abram, the Lord has not given me any children. Sleep with my slave, and if she has a child, it will be mine. Abram agreed, and Sarai gave him Hagar to be his wife. This happened after Abram had lived in the land of Canaan for 10 years. Later, when Hagar knew she was going to have a baby, she became proud and was hateful to Sarai. Yumabang yung katulong dahil siya na ngayon yung nagdadalang tao, daladala niya sa sinabupunan niya ang anak nung among lalaki. So ngayon, hindi na siya nagpatsimay-tsimay na lang sa dati niyang amo, mataas na rin ang kanyang pride, at nilalabanan na niya. Bakit? She was empowered by Sarai. Do you empower people to be able to abuse you later? Because you think malalamangan mo siya, magagamit mo siya, ma-exploit mo siya. At the end of the day, ikaw pala yung pwedeng malugi. Dapat pag meron tayong pinaplano, layuan niyo yung pananaw, saan pa tungo yun? Anong gagawin nun sa inyo? Anong gagawin nun sa mga tao nasa paligid nyo? Some people attract that kind of reaction. Yung naaabuso sila. Yung sobra kang napakapulit, kahit ang kaharap mo parang halimaw, ang gagawin nun, syempre, aapihin ka.
hindi ka nagre-reklamo, kahit pwede ka nang magreklamo at dapat ka nang magreklamo, siyempre dadagdagan pa nila yung mga pag-aabuso sa'yo. You attract that. Kaya pag pinag-uusapan natin, lagi po ako naaapi. Eh, nagpapaapi ka, yun lang yun. Pwede ka naman hindi pumayag eh. Water follows the path of least resistance. Yung tubig, doon dumadaan sa pinakamadaling daanan. Kung mataas ka, hindi ka niya aakyatin. Kung matigas ka na, liligo na lang siya. Pero kung ang lambot-lambot mo, tutunawin ka niya, dadaanan ka niya. Ganon din ang mga tao. When you don't resist anybody, people will abuse you. Kaya may mga nang-aapi kasi may nagpapaapi. May nangkakawawa kasi merong nagpapakawawa. Nasa iyo rin yun. Kung itutugon mo lang sa pangapi sa iyo, iiyak. Lalong lumalakas ang loob ng nang-aapi habang nakakakita ng luha. Because it makes them feel powerful. So merong pinagpapakitaan ng luha, yung mga mabababa rin ang loob at mababait din, nababagbag ang loob. Pero pag pinakitaan naman ng luha, isang matigas ang loob, lalong lalakas, lalo kang kakawawain. So pipili ka, kanino ka nagpapakita ng soft side mo at ng hard side mo rin. Some people attract rebuke. Singit ang singit, sapat ang sapat sa usapan, hindi naman alam ang topic, hindi naman siya expert, magsasalita. Napapahiya tuloy, nakakatanggap ng pagtutuwid. Kung minsan may kasama pang parusa, halimbawa si Pedro. Mark 8:31-33, Jesus began telling his disciples what would happen to him. He said, "The nation's leaders, the chief priests, and the teachers of the law of Moses will make the Son of Man suffer terribly. He will be rejected and killed. But 3 days later, he will rise to life." Then Jesus explained clearly what he meant. Peter took Jesus aside and told him to stop talking like that. But when Jesus turned and saw the disciples, he corrected Peter. He said to him, "Satan, get away from me. You are thinking like everyone else and not like God." Kapetrong-petrong tao, manatawag kang Satan. Kasi nagsasalita ng hindi nag-iisip. O nag-iisip man, hindi naman niya pinag-isipan kung ano yung pinanggagalingan ng kanyang kausap. Yung pinanggagalingan lang niya, ang inintindi niya, at akala niya, tamang-tama na siya. Mali. Gano'ng karaming beses po tayong nahihiya, napapahiya, nasasokla, kasi pasok tayo ng pasok sa usapang di naman natin naiintindihan. So we attracted. What makes people attract bad things? Tulad sa mga nakita natin mga halimbawa, it is possible that we attract negative and bad things because of self-promotion. Nagmamagaling, nagmamataas, nagmamalaki. Luke 18:11-12, the Pharisee stood over by himself and prayed, "God, I thank you.